tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Excited ako sa episode na to kasi our guest band is actually na-meet ko na sila early 2000s, no? Nung medyo active back sa band. So parang this is the time na makikita ko sila ulit. Hindi personally pero okay na rin kahit virtually at magkaroon ng magandang usapan tungkol sa banda, tungkol sa music scene. Itong song na depression, anong kwento nito? Actually positive yung ano niya, yung parang pinaka message niya dun sa kanta, saying that once the depression is over, parang you'll get to feel a little lighter, a little more there's some hope na ganun, after. Lahat ng yun, lahat ng pangyayari yun sa buhay mo is naging fuel for you to become stronger person na kahit kaya mo nang harapin. Hindi ka na matatakot pa. Ganun. Kaya parang yon. Doon kami na ng pag-iinom din ng Red Horse, parang na-overwhelm kami sa alak. Oo. Bago kami nag-siklaba nung 2007. Speaking of playing sa sa probinsya at saka sa Manila, do you find any difference dun sa pag audience response? Kasi I have an experience din playing sa Manila and sa mga provinces. Dun sa experience ko, parang yung audience ng mga probinsa are more appreciative, parang feeling nila binisita sila or ganito. So whether first time mo nagplay doon, kung hindi man nila alam yung song mo, they react, they participate, they headbang. Kung ikukumpara ko sa audience sa Manila, hindi ganoon eh. Parang dito they react kung sikat ka. Pag sa province, parang medyo appreciative sila. O kung bawa, kung hindi ka pa kilala, basta pupuntahan ka nila. Parang feeling ko, mas na-appreciate nila na may bumisita na banda para mag-perform. Parang ganun. Is it the same with you guys? Yung experience na yun? Comparing yung crowd ng Manila versus yung mga nasa probinsya? Sige. Tama sir, parehas. Para sa akin, magkaiba. Parang Sibong. Opposite yun. Kasi yung tinugtugtuga namin dati, talagang parang may crowd dito eh, na hindi pa alam yung rock, parang hati. Yung ganyan, talagang kailangan mo talaga mag-effort kahit ipakita mo sa kagaya ko, frontman ako, tapos
challenge sa akin eh, na ipakita sa kanila na ano, na kahit hindi nila alam yung music, sa performance namin, naano mo yung crowd, na-flip mo yun. Tsaka, yun naman sa Luzon, nung pagpunta namin doon, mas easy siya kasi oriented yung crowd, oriented na yung crowd eh. Kaya madali na lang. Or meron din kasi sing time din yun eh, na parang nauna dumating dito yung new metal sa Manila. And then later on, yung mga bands like Slapshot, Cheese, and Greyhounds, they went to the provinces then to parang to orient the people or make the people see the beauty of yung genre na to, no? Pero again, no, crowd yan din kasi yung kumbaga nag-fuel sa atin mga musicians. If we see them react, parang masarap din sa pakiramdam na habang tumutugtog ka, nararamdaman ng audience mo yung intensity or yung groove. So pag sumasabay sila, yun din yung nag-fuel sa atin eh. So kumbaga napaka-importante na nakikita natin din yung audience na nag-react the way kung paano natin ina-expect, parang ganun. So, yung nagpapa-event dyan sa Vancouver. So, we have Pinoy community bands there. So, you can coordinate with her sa lahat ng mga bands na gusto niyo feature from... Tama. Maganda yun. Yung pinatugtog namin yung dalawang song, yung isang banda doon called Partida is actually from Canada. I'm not sure kung sa Ontario yata. I'm not sure. Baka yan. John, kung nakikinig ka, hindi ko alam kung kilala mo si Nathan ng Partida. It's baka nakasama na rin niya sa mga events niya or gig, no? It's a band called Partida, no? So yan, John Trias. Thank you for listening. Yan. Si Reverend Reg, ayan, ang lupit daw. Ayan. Let's call in the other members of Dogfight. Si Bong and Marvin. Ayan. Marvin, wala si Marvin, ano? Wala pa. Sige, Bong, I have a question regarding sa management ng banda pagdating sa what goes in, what goes out, what's our direction. Kasi syempre, these are things na minsan hindi natin maiwasan, magkakaiba kayo preferences or ng decisions. Nagkaroon ba ng time na nagkakaroon kayo ng disagreements, and pag nagkaroon man, how do you manage it? Paano kayo nagsasettle ng mga gintong issues sa banda? Marami, ilang beses na may argument. Pero iibabaw pa rin talaga yung pagkakaibigan namin. Yun yung number one sa ano namin in terms of sa financial, sa kasama rin yun yung music writing. Yun. Talagang marami kaming argument dyan. Tsaka madali lang masolve kasi iklala na namin lahat yung attitude namin. So, para bang ano yun? Voting ba yun? Halimbawa, sino may gusto ng ganito? Kung sino majority, yun yung itatry nyo. So, wala pa si Marvin, ano? So, in your opinion, between you, yun, Bong and Christian, sa mga kanta na nagawa nyo sa Dogfight, ano yung pinakamagandang kanta para sa'yo or para sa inyo na nagawa nyo sa Dogfight? Let's start with Christian muna. Para sa'yo, ano yung pinaka-best na kanta or yung go-to song mo pag sinabing, oh, Dogfight, ang pinakamagandang kanta namin, ito. Ano yung kanta na yun para sa'yo? Kasi power song talaga ng Dogfight yung Depression. So tingin ko yun yung performance song. But in terms of my personal opinion, yung gusto ko lang talaga na naalala ko yung as in like Dogfight in a group as a band. Meron kaming ginawang song na kami talaga ang involved lahat, not the usual na ginagawa namin na coming from me,
ginagawa ko yung ano yung yung tono, tapos de-disseminate ko sa band, and then sila bahala paano nila gawin yung part nila. So pero itong song na to ay talaga gumawa as in sa isang room, which is called sa album siya eh, yung Love Will Burn the Night. Love Will Burn the Night. I don't know kung make up kind of. So pero yun yung ano ko, yun yung song lagi na pinapatugtog ko sa kotse, na naaalala ko na kami talaga gumawa, as in hindi lang ako, kami talaga. Parang equal, participation, collaboration between band members. How about sa'yo, Bong? Practice eh. Sige. Oh. Okay. How about sa'yo, Bong? Anong para sa'yo, anong pinakamagandang kanta na nagawa ng Dogfight so far? Yung Love Will Burn the Night, kasi nahihirapan talaga ako doon. The challenge. Yung dami kong ginamit na boses. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.